Fernando, hindi ko talaga sila pinababayaan. Naghahanap pa nga ako ng relocation area para sa kanila. Wala lang talaga akong mahanap. Pero mali pa rin ginawa natin, Teresa. Dapat inayos muna natin malilipatan nila bago natin sila pinaalis. Pero hindi ba ikaw itong nagmamadali? Hindi ba sabi mo kailangan ng nanay mo ng pera? Ang galing mo rin naman, ano? Ano bang pakialam mo kung may titirahan sila? Wala. Ikaw nga, may tirahan ka na, may pera ka pa. Ano ba pinagpuputok ng butsi mo? Kahit ganito lang ako, marunong din ako magpahalaga sa mga kasama ko. Marunong ka pala magpahalaga. Bakit mo pinaalis? Kung mahal mo sila, ikaw na lang maghanap ng lilipatan nila. Bakit si Teresa pa ang binibigyan mo ng problema? Conrado, may usapan kami. Nangako ako sa kanya. Bakit nangako ka? Atin ang lupang binawi natin sa kanila. Huwag kang makialam. Ikaw bala subas. Lumayas ka. Ayoko makita ang pagmumukha mo rito. Hindi mo ako kailangan ipagtabuhin ng parang aso. Kapag hindi ko ito mapad sa usapan, sinisiguro ko may masamang mangyayari. Brando! Teresa! Mga kasama, alam kong mali ang ginawa ko. Pero buhay ng ina ko nakataya noon. Wala akong pera magagamit para maoperahan siya. Laban man sa kalooban ko, ginawan ko kayo na masama. Kung ipinagpalit ko man kayo para sa kapakanan ng nanay ko at mas minalaga ko ang buhay ng ina ko kaysa sa inyo, patawarin niyo ako. Mga kasama, kung paniniwalaan niyo pa ako, may gusto akong sabihin sa inyo. Iisa ako, marami kayo. Pinangangako ko na kapag hindi nila kayo binigyan ng maayos na malilipatan, ibabalik ko kayo sa dati nating lugar. Brando, ikaw na lang pag-asa namin. Di ba mga kasama? Oo! Oh! Oh! Tama yun! Brando! Brando, pasensya ka na sa mga pagkukulang ko. Ako pa naman ang dapat na kauna-unahang umunawa sa'yo. Hindi man lamang kita binigyan ng pagkakataong makapagpaliwanag. Patawarin mo ako sa mga sinabi kong masakit sa'yo. Wala yun, Chairman. Naiintindihan ko kayo. Siya nga pala. Ito yung natira sa ibinayad nila sa akin. Kailangan nyo to. Gamitin nyo para sa mga kalugar natin. Pasensya ka na, ha? Hindi man lang ako nakapunta sa libing ng nanay mo. Hindi ko kasi alam, eh. Dinumolish na pala yung dating lugar nyo. Itong ang tirahan nyo, ang tagal bago ko natuntun, eh. Matagal kasi bago ka nagpakita sa akin, eh. Okay itong bagong lugar mo, ha? Asensado ka na, pare, ha? Kung alam mo lang. Pero mas gusto ko pa sa dating lugar namin. Siya nga pala, pare. Saan ka ba naglalagay ngayon? Sa Antipolo, dun sa Mayamot. Ginawa akong caretaker ng warehouse ni Mr. Chong. Yung ban dating pinupuntahan natin nung araw, yung abandoned. Oo nga. Yung maluwag na compound. Oo, yun!
Doorbell mo. Sandali lang, pare, ha? Sige. Magandang umaga, ho. Magandang umaga rin, ho. Ano bang atin, sir? Ikaw ba si Brando Aguilar? Ako nga, ho. Bakit, ho? May reklamo laban sa'yo si Miss Teresa Villaroman. Iniimbitahan ka namin sa presinto. Ano naman, ho, ang reklamo ni Teresa sa akin? Pinatay ang kanyang amang si Mr. Villaroman. At ikaw ang suspect. Kapare, tao na ako sa'yo, ha? Okay. Hello? Sir, saan mo dito si Brando Aguilar? Brando, may bisita ka! Rosing! Rosing! Okay ka ba rito? Dinala ka namin ng pagkain. Salamat, ha. Brando, bakit mo ginawa yun? Kaya pa naman naming magtiis sa kinilalagyan namin, eh. Paano ka na ngayon? Irma, totoong nagalit ako kay Villaroman. Pero kung kaya mo pa rin akong paniwalaan, sasabihin ko sa'yo, hindi ako ang pumatay sa kanya. Irma, hindi ako kriminal. Pero Brando, mayaman sila. Kaya nilang kumuha ng mahusay na abogado. Kaya nilang baloktutin ang tuwid at ituwid ang baloktot. Brando, tayo ang mahirap. At kahit saang parte, pailalim tayo sa kanila. Pero ang totoo'y totoo'y, Irma. Kahit saan kami makarating, ipaglalaban kung wala akong kasalanan. Teresa, ipinangangako ko sa'yo. Magkakaroon ng katarungan ng pagkamatay ni Uncle. At tinitiyak ko, pinakamabigat na parusa ang matatanggap ng Brandong yun. Nakaset ng court hearing. Nakahanda na rin ang star witness natin para humarap sa korte. Pakitaas po ang kanang kamay. Kayo po ba'y magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang dito sa harap ng hukumang ito? Opo. Opo po kayo. Your witness, Mr. Prosecutor. Thank you, Your Honor. Noong Mayo 11 ng gabi, 1976, may natatandaan ka bang hindi pangkaraniwang pangyayari na naganap sa loob ng bahay ni Antonio Villaroman? Meron po. Maaari mo bang sabihin ang lahat sa harap ng hukumang ito? Nag-uusap po si Teresa at si Brando. Lumapit po ang Uncle Tony ko. Nagkaroon po sila ng mainitang pagtatalo. Bago po umalis si Brando, pinagbantahan niya ang Uncle ko. Ano ang eksaktong salita ni Brando Aguilar nang pagbantahan niya ang tsuhin mo? Ang sabi niya, kapag hindi raw po nabigyan ng uncle ko ng maayos na malilipatan ng mga kalugar niya, may masamang mangyayari daw po sa kanya. Miss Villaroman, totoo ba na bago namatay ang iyong ama, ay hinold up ka ng nasa sakdal? Objection, Your Honor. The question of the counsel is irrelevant. Sustained. Counsel, reform your question. Totoo ba ang sinabi ni Conrado Villaroman na pinagbantaan ni Brando Aguilar ang iyong ama? Totoo po, sir. Narinig po ninyo kagalang-galang na hukom. Maliwanag na may motibo ang nasa sakdal.
para patayin niya ang biktima. Na nangyari nga pagkalipas ng dalawang araw. Objection, Your Honor. Hindi sapat ang banta para siguruhing ginawa nga ng aking kliyente ang binibintang sa kanya. Talaga lamang may mga taong nadadala ng kanilang emosyon habang galit pa. Pero ilang sandali lang ay nawawala na ang galit at bumabalik na ang kanilang hinahon. Objection sustained. Noong Mayo 13, ikasyam ng gabi, nasaan ka? Nasa simenteryo po ako. Dumalaw ako sa libingan ng nanay ko. Noong Mayo 13, mga bandang alas 9 ng gabi, anong hindi pangkaraniwang pangyayari ang nasaksihan mo? Nakita ko po nang walang awang pagbabaril ng isang lalaki ang mga biktima. Kung pinagdidiinan mo na nasa harap ka ng puntod ng iyong ina, mayroon ka bang saksi para iharap sa hukumang ito para patunayan ang sinasabi mo? Wala po. Nag-iisa lang ako doon. Ang sabi mo ay nakadapa ka sa gilid ng daan nang marinig mo ang putukan. Nakadapa ka. Kung ganun, nakayuko. Paano mo nakita at nakilala ang taong sinasabi mong pumatay kay Mr. Villaroman at driver niya? Natakot po kung makita ng taong bumaril. Kaya't dadahan po akong gumapang sa di kalayong talahiban. At doon ko po siya nakita at nakilala. Kaya mo bang ituro sa harap ng hukumang ito kung sino ang pumatay kay Mr. Villaroman at sa tsuper niya? Opo. Nasaan siya? Ayun po. Siya po. Siya po ang pumatay. Sinungaling! Wala akong kasalanan! Brando, minahon ka! Order in the court! Sinungaling ka! Tama na! Napatunayan ni Gobrando Aguilar ay walang kaduda-dudang nagkasala sa pagpatay kay Ginoong Antonio Villaroman. Kaya hinahatulan ka ng hukumang ito ng habang buhay na pagkabilanggo at ng multang 500,000 piso para sa pamilya ng isawi. So ordered. Magalala, Teresa. Nagkausap na kami ni Attorney. Lahat ng responsibilidad na naiwan ni Uncle, ako nang bahala. Kung may problema ka, sabihin mo na sa akin. Salamat. Eh, yun nga sabi ko. Na kung pwede sana, eh di... Pusing! Ay, sa loob!